Linya pa rin po tayo sa systematic theology ang tema at ngayon po ay darako na tayo sa pag-aaral ng tipanan na ibinigay ng Panginoong Diyos sa sangkatauhan. Ang inanda ko pong preaching ngayong hapong ito ay pinamagatan na ang tipan ng biyaya at tapat na tagapagligtas. Ang tipan ng biyaya at tapat na tagapagligtas. Ang ating pong teksto ay makikita natin sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 8, talatang 8 hanggang 12. Inanyayahan po lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng ating haliging salita. Again, it's in Hebrews chapter 8, verses 8 to 12. Samahan niyo po ako. Ito ang salita ng Diyos. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na gagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Juda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una, at anumang mawawalan ng bisa at naluluma ay malapit ng mawala. Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos, kayo po'y makakaupo. Nung panahon po na isulat ang aklat ng Hebreo, ito po ay bago pa na bumagsak ang templo ng Jerusalem. At ito po ay pagpapakita ng naratibo o ng istorya kung paano nagligtas ang Panginoon simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. At pinakita po dito ang tema na si Kristo po ay pinakahigit sa lahat ng mga anghel, pari o sa lumang tipan. At ang mga mananampalataya ay dapat manampalataya sa natapos na gawa ni Kristo para sa kanilang kaligtasan at huwag sumalig sa kanilang sariling gawa o sa anumang religious works na ginagampanan nung lumang tipan. Ito po ay para i-encourage ang mga mananampalataya sa panahon na kung saan sila ay nakakaranas na ng mga pagtuligsa, ng kalungkutan at pinapakita dito na huwag nating talikuran ang ating pananampalataya o pinapakita ito sa mga naunang mananampalataya in the first century church na manalig sila kahit anumang unos ang dumating sa kanilang pananampalataya. At ito po ay pinakikita yung imahe na sila'y napapaligiran ng mga saksi na kung saan sinasaksihan ang, hindi ang kanilang gawa kundi ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na naging dahilan ng matibay na pananampalataya na nagdulot ng kaligtasan sa mga naunang nanampalataya kay Kristo Jesus. At ang pagpapakita ng buhay at kamatayan, buhay, pagkalibing, at pagkamatay at pagkalibing at muling pagkabuhay ni Jesucristo ay pagpapakita na natapos na ang maraming kaganapan sa pagliligtas ng tao. That Jesus Christ propitiated for the sins of man. At dahil doon, si Jesucristo ang pinakatinanyag, ang pinakaitinaas, na mas mataas pa sa kahit sinong punong saserdote at siya lamang ang nakatupad ng lahat ng hinihingi ng tipanan ng Diyos para matupad ito para sa kaligtasan ng tao. Pinakikita rin ito ng aklat ng Hebreo na si Jesucristo ay tunay na tao at tunay ding Diyos. He is fully God and fully man. At hindi lang siya basta Diyos, siya ang ikatlo sa Trinidad, ang ikalawa sa Trinidad, ang anak ng Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos. At siya po ang
kadahilanan ng pagkalikha at pagkapapanatili ng mga nilalang ng Diyos. At sa mananampalataya, siya po ang panghabang buhay o eternal na punong saserdote na tumatayo sa pagitan natin at ng Diyos Ama na kailanman hindi na tayo makukondena dahil sa natapos na gawa ni Kristo. Anong kinalaman po nito para sa atin na mga mananampalataya sa panahon ngayon pagdating sa tipanan? Napakarami pong tipan na nangyari sa transaksyon in the human history na hindi nanatili. Isa po dyan ay ang napakontrobersyal na topic ngayon no sa social media o sa television. Ang Itbulaga ay hindi umere noong mga nakaraang araw pagkatapos ng mahigit na 40 taon ng pamamayagpag as the longest running noontime show. All of a sudden, hindi na sila pinayagang umere ng management ng tape. Ang dahilan ng paghinto ng pag-ere ay nababalot ng kontrobersya. At hindi tayo nandito para pag-usapan yung kontrobersya. Pero gusto ko ipakita sa inyo, ano nga bang naging dahilan ng tagumpay ng Itbulaga? Natumagal sila ng mahigit 4 na dekada. Ayon kay Senator Tito Soto, yung tinatawag na matinong usapan nila ni Tony Tuviera. Si Tony Tuviera po ang dating chief na may-ari ng Tape Incorporated o yung production sa likod ng Itbulaga. Dahil sa kanilang matibay na kasunduan kung bakit nagtagal at nagtagumpay ang Itbulaga sa loob ng maraming taon. Sa mga Pilipino, alam natin kung sino talaga ang Itbulaga. Yan yung tinatawag na TVJ. Ano yung TVJ? Alam niyo na yun. Tito Vic and Joey. Yung tatlong yon ay hindi pala tatatlo lamang. Meron silang kasama. At yun ang nasa likod ng produksyon na si Tony Tuviera. Sa presentasyon, nandiyan ang TVJ at ang ibang mga host, ngunit sa likod ng produksyon ay si Tony Tuviera. At wala silang kontrata na namagitan. Walang kontrata silang pinirmahan ang TVJ with ang Itbulaga with Tony Tuviera. Ito ay sa pamagitan lamang ng matinong usapan na tinutukoy ni Tito Soto. Kaya sila tumagal ng ganun dahil tiwala lamang ang meron sila. 40 years nagtagal ang kanilang, 40 plus years nagtagal ang kanilang show. Pero hindi lahat ay nagtatagal sa mundong ito. Temporal lamang ang mga bagay na yan. Kaya yan din yung tinatawag na matinong usapan na walang kontrata, yan din ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Sapagkat hindi lahat ng tao na kasama nila ay may palabra de honor o word of honor. So, kung si Tony Tuviera lang ang tumupad sa usapan, ngunit ang iba, nagkaroon na ng bagong management ay hindi tumupad, walang magaganap na kasunduan. Salamat na lang, hindi tayo matutulad sa Itbulaga na bigla na lang mawawala yung kaligtasan natin. Hindi tayo magulat isang araw, sorry, wala na kayong kaligtasan, you're under new management. Hindi mangyari yun, sapagkat ang nagbigay at tumupad ng tipanan ng biyaya ay ang ating Diyos na maasahan. Hindi nagmamaliw at nagbabago. Ngayong hapon, tunghayan natin kung ano ang basihan ng ating pananampalataya at pag-asa sa ating kaligtasan. Hindi po ito patungkol sa Itbulaga. Ito po ay patungkol sa isang kasunduan na kailanman hindi na mabubura, hindi na mababali. Ang mensaheng natin ngayong hapong ito ay ang tipan ng biyaya ay naganap at nagpapanatili hindi dahil sa katapatan ng tao, ngunit sa natapos na gawa ni Kristo Jesus na lubusang ginanap ang tipan. Isang review lamang po sa mga nakaraang pagtuturo natin, nakita natin na may naunang tipanan, and that is the covenant of works. Ang covenant of works ay tipanan ng Diyos kay Adan at kay Eva na sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng pinagbabawal. The knowledge of the fruit of good and evil, wag na wag mong kakainin yan, kundi ikaw ay mamamatay. And as long as man keeps his side of the contract, okay lang, hindi siya mamamatay. Ngunit, kagabi sa pag-aaral natin ng LBCF, nakita natin doon, hindi nagtagal ang pagsunod ni Adan. Dumating sa punto na ang kanyang asawa ay nalinlang ng ahas na ginamit ni Satanas,
At maging siya ay nahalina na rin at kumain din ng pinagbabawal na bunga. Kaya pumasok ang kamatayan sa sangkatauhan. Nakita natin, hindi po masama yung unang tipan. Walang masama sa covenant of works. Isipin natin, if we are obeying continually and consistently yung covenant of works, ni isa sa atin walang kumagat hanggang sa panahon ngayon nung pinagbabawal na bunga, it will work. Bakit? When God created Adam and Eve, they are holy. They're good in the eyes of God. Natutupad nila yon. Ngunit, dahil sa tukso, bumagsak ang tao. Pagpapatunay ito na hindi natin kaya tumupad sa tipan. Ang unang punto po natin ngayong hapong ito ay ang bagong tipan ay tipan ng biyaya para sa hindi karapat dapat. Hindi kayang tupdin ang tipan ng gawa. The covenant of grace is not for the righteous. It's not for those who can achieve. Hindi ito para sa kayang gumanap. Hindi ito para sa mga mas matino kay Adan. Dahil walang matino ni isa. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. No one is righteous, not even one. Wala ni isa man matuwid. Wala ni isa. Lahat ay tumalikod. Lahat ay nagsalangsang sa Diyos. Kaya makita natin mga kapatid, ang tipan ng biyaya ay para sa iyo at para sa akin. Hindi dahil karapat-dapat tayo. Ngunit pinakita ng salita ng Diyos dahil ang kabaliktaran ay hindi tayo karapat-dapat. Balikan po natin ang ating teksto. In verse 8, makita natin yung unang-unang binanggit dito sa verse 8. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Ano nangyari? Nakita ng Diyos yung pagkukulang. Yung hindi kayang gawin ng tao, hindi kayang gawin ng bayan niya, nakita ng Diyos yun. Pagpapakita na gumawa ang Panginoon ng tipan na bago dahil alam niya na hindi kaya ng taong tuparin ang parte ng kanyang tipan. So sa ating punto, ito ay para sa ating mga hindi karapat-dapat. Hindi lingid sa Diyos ang ating mga pagkakasala at kahinaan. Alam niya yon. Kung papanong alam niya na si Adan at si Eva ay nagkasala, ganun din hanggang sa kaapu-apuhan natin. Kaya nagbigay ang Diyos ng kaligtasan. At katunayan ito na walang sino man ang karapat-dapat. Hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos. Hindi natin pwedeng ipalabasin na tayo ay karapat-dapat. Pwede nating lokohin ang isa't isa na parang ang babait natin. Pwede nating ilihim ang ating mga kasalanan. Pero sa isang banal na Diyos na nalalaman ng lahat ng bagay, ang nilalaman ng kaibuturan ng ating puso, hindi natin ito malilihim. At salamat na lang sa Diyos. Kilala ka niya. Salamat sa Diyos at alam niyang mahina ka. Salamat sa Diyos at alam niyang hindi ka karapat dapat. Kaya para sa iyo ang tipanan na ito. Kaya tandaan mo, kapatid, ang pagwawasak at pagpaparusa ng Diyos sa makasalanan ng tao ay pagpapakita na hindi siya nalulugod sa kasalanan at makasalanan dahil sa kanyang kabanalan. Ito po ay pakatunayan na ang tipan ay nagbuhat dahil sa pagsalangsang ng tao. Hindi kinaya ng tao tupdin yung utos. Nagkasala siya at dahil doon, siya ay tumalikod sa Diyos. Kaya siya ay hindi naging karapat-dapat. Pangalawang punto po natin, ang lumang tipan ay nagpakita na walang kakayahan ng tao maging tapat. Hindi lang yung kahinaan ang pinakita. Kasi pwede tayo magmayabang. Hindi, nagawa ko naman eh. Nagagawa ko. Umaalala niyo po yung mayaman. Nakaharap ng Diyos, yung binatang mayaman. Tinanong siya, paano ako makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ang sagot ni Jesus, gawin mo yung nasusulat. Ginawa na daw niya. Natupad na daw niya yung lahat ng nasa batas. Sinasabi niya, nagawa ko na lahat yan. Karapat dapat na ako.
Pero sabi ni Kristo, hindi, may hindi ka pa ginagawa. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Bigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Sabi doon, nalungkot yung mayaman at tumalikod sa Diyos pagkat napakayaman niya. Hindi niya kayang talikuran ng kanyang sarili. At yung pagpapakita na wala tayong kakayahan. In verse 9, sabi po dito, hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin kaya't sila ay aking pinabayaan. Nagbigay din ng tipan ang Diyos sa panahon ni Moises, sa batas. Ngunit hindi ito tinupad ng mga tao, ang katumbas. Sabi, kung kayo susunod sa akin, kung tutupad ninyo ang aking batas, kayo ay papasok sa kapahingahan. Isang temporal na kapahingahan sa Kanaan na kung saan dumadaloy ang pulukpukyutan at ang gatas. The land flowing with milk and honey. Hindi naging dahilan sa pagtupad ng batas yung magandang kalagayan ng tao. Pagpapatunay ito na kung si Adan at si Eva ay nasa paraiso na, sumuway pa sa Diyos, itong mga Israelita, pinatunayan din ng Diyos na hindi kayo mas matuwid kay Adan at kay Eva. Ang ganda na ng offer ko sa inyo, ang ganda ng kalalagyan nyo, meron ng pangako, lupang pangako na makakamit nyo, sumunod lang kayo sa akin. Meron mang binigay na at meron mang paparating pa lang na pangako, hindi pa rin kayang sumunod ng tao. Pagpapakita ito ng kawalang kapag-apag-asa ng tao, natupdin ang kanyang, ang parte sa kanyang tipanan sa Diyos. Makita po natin na ang Diyos ang nagtakda ng tipanan at siya din mismo ang tumupad nito. Hindi kayang gawin ng tao, kaya ang tipanan na ito ay tinupad ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya makita rin po natin na walang magagawa ang mga tumanggap ng tipanan kundi kilalanin ang Diyos. Kilalanin kung sino ba siya. Tandaan natin, nakilala ng Diyos sa panahon ng paglaya ng mga Israelita sa Ehipto, nakilala nila ang Diyos dahil na sa mga unos. Dahil hindi nila kinalala ang Diyos dahil siya ay nagbigay ng tinapay, ng tubig. Hindi nila sinusunod ang Diyos dahil sa mga mabuting bagay. Dahil sa kanilang kapaluluan, nakilala nila ang Diyos dahil sa mga kaparusahan na binigay sa kanila. Mas nakilala nila yung side ng Diyos na nagpaparusa sa kanilang kasamaan. Pero yung mga nanatiling tapat, nanampalataya sa paparating ng tagapagligtas sa bagong tipan ng biyaya, yung tinatawag dating Joshua generation, ito ay nabanggit sa aklat ng Hebreo na sila ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa paparating na bagong tipan ng Diyos. Napakaganda na isipin na wala nang magagawa ang tao para siya ay maging karapat dapat sa tipanan. Walang kayang gawin ng tao na para maganap yung parte ng kanyang tipan sapagkat ito'y ginawa na lahat ni Kristo Jesus. Kaya dapat nating tandaan, ang tipan na gawa ng gawa o the covenant of works ay nakakapagod at wala itong kapahingahan sa dulo. Nagpapagod ka gawin ang batas, nagpapagod ka gawin ang lahat ng pwede mong gawin para maging karapat dapat ka sa harapan ng Diyos. Hanggang sa panahon ni Kristo, ito yung naging problema ng mga Pariseo. They're trying to win the graces of God by their works. Kami yung nag-aayuno araw-araw. Nagbibigay kami ng higit pa nga sa aming ikapo. Kahit yung mga mamaliit na butil na lang na pangkusina, aming pang binibigay ang ikapo. Ngunit hindi ito sumapat. Napagod lang sila sa walang kapararakan. Ngunit ang tipan ng biyaya ay kapahingahan sa mga napagod na sa paggawa ng kasalanan. Ang kaligtasan po ng panibagong henerasyon ni Josue, ni Joshua, the Joshua generation, nakaligtas sila sa
parusa ng Diyos sa mga naunang henerasyon, ang katumbason ay kapahingahan sa promised land, sa lupang pangako. This is the foreshadowing of the rest. Yung kapahingahan na pinangako ng Diyos, na hindi ka nakaaway ng Diyos, hindi ka na kailangang magpaalipin sa kasalanan, ikaw'y malaya na. At kung ikaw'y magpapagod, magpapagod ka na sa paggawa ng kabutihan. May bunga na maganda ang iyong gagawin. Eh sabi ko nga last week, ang tao'y mupunta sa impyerno ng pawis na pawis at pagod na pagod dahil pinagpapaguran natin ang kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos sa bagong tipan na ito, sa biyaya ng Diyos, sa tipan ng biyaya ng Diyos, na ang mga binigyan ng biyaya ng Diyos ay may kapahingahan sa kanilang napapagod na katawan at kaluluwa dahil sa kasalanan. Mga kapatid, hindi ba't nakaka-excite na dito pa lamang sa lupang ito nararanasan natin ang kapahingahan sa piling ng Diyos? Ano pa kaya sa kabilang buhay na binibigay niya ang kanyang kaluwalhatian at tuluyan tayong mawawala sa kasalanan, sa katawang makasalanan na ito? Ang panghuling punto po natin ngayong hapong ito, ang lumang tipan ay ginanap ni Kristo upang sa bagong tipan ay malaya na tayong sumamba at sumunod mula sa bagong puso. Basahin ko po muli ang sinasabi sa mga sumunod na talata. Pagkatapos sabihin na ito ang aking nalalaman patungkol sa inyo, hindi kayo tumutupad, darating ang araw, sabi ng Panginoon, na gagawa ko ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayan ng Juda. Ito yung sinabi in Jeremiah, in the time of Jeremiah. Nabanggit na ito sa Old Testament. Binanggit na na mayroong paparating na mas magandang tipanan. At kung ito'y binanggit sa aklat ng Hebreo, ito'y nagaganap na. Hindi ito maging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin. Kaya't sila'y aking pinabayaan. Pinabayaan sila na mga matay sa ilang at ang mga sumunod na henerasyon ang nakatawid sa lupang pangako. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso, in our minds and in our hearts. Kanina pinag-uusapan natin yung worshiping in spirit and in truth. Worshiping in spirit and yung truth, yung katotohanan, ito yung ginanap ng Diyos sa tipanan. He has embedded, written in our minds and in our hearts the truth of the gospel, ang katotohanan ng salita ng Diyos. The law na dapat papatay sa tao dahil hindi niya ito kayang gawin, ay ginanap ni Kristo. At ngayon, ang batas na dapat kumikitil sa atin, meron tayong kagalakang gawin dahil tayo pinalaya na ng Diyos sa kamatayan at sa kasalanan. Sabi po niya sa verse 10, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel, pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang mga puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Makita natin, in the Old Testament, the laws were written in tablets of stone. Sa bato. Temporal. Pero ngayon, ito'y magiging kasama na ng ating puso't isipan. At ang pangako, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Bakit nandito yung sinabing magiging Diyos at magiging bayan? Eh Israel ang tinutukoy. Hindi ba by default, ang nation of Israel are the people and nation chosen by God? Bakit ganitong katagang sinasabi? Because in the New Testament, nagwika ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus, nung sinabi niya, meron akong kawan. Ngunit sa kawan na ito, meron pang nandun sa malayo. And he's talking about the Gentiles, the non-Jews, yung hindi mga Hudyo, na kailangan niyang tipunin. At kasama tayo doon, mga kapatid. Kasama ikaw at ako, nakikilalanin ng Diyos bilang kanilang Diyos at kikilalanin sila ng Diyos bilang tao.
In verse 11, hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Napakagandang pangako. At ito naganap sa atin, mga kapatid. In the covenant of grace, you and I, we have been purchased. Binili tayo ng dugo ni Kristo Jesus. Tayo ay tinubos. At ano ang naging resulta nun? Kaligtasan. Naligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Ano man ang estado mo, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakatanyag, mahirap hanggang sa pinakamayaman, may makita kang nananampalataya kay Kristo Jesus. May makita ka na niligtas ng Diyos. At sabi, hindi ka na kailangang turuan. Dati, external ang pagpapakilala. May Diyos na hindi nyo kilala. But when the new covenant happened, yung banal na Espiritu na ang nagtuturo sa atin kung sino ang Diyos. May witnessing ng banal na Espiritu sa atin. Una, na tayo'y anak ng Diyos. Ang Panginoong Diyos. Ang ating Ama. Hindi na kailangan ng external evidence na para turuan tayo. Nasaan na? Nakaukit na sa ating mga puso at isipan na tayo ay anak ng Diyos at kilala natin siya. Hindi na siya isang Diyos na malayo. Siya ay Diyos na nananahan sa atin sa bagong tipan na ito. Ang mga hindi Israelita, ang kanilang pakiwari, kagaya ng mga Hintil, ay sino yung Diyos na yan? Meron kaming kilalang Diyos, ay meron kaming alam na Diyos, pero hindi namin siya lubusang kilala. Yun ang problema ng mga Hintil. Ang mga Hudyo naman, sasabihin nila, kilala namin yung Diyos na yan. Hayaan nyo, tuturuan namin kayo. Ang naging problema, ang mga Hudyo ay nagyabang. Kilala namin ang Diyos, kami ang anak ni Abraham, Isaac at Jacob. Kilala namin ang Diyos na pinakilala ni Moises. At sinabi ni Pablo, nasa inyo na nga ang mga propeta, nasa inyo na ang batas, nasa inyo na lahat, ni-reveal na sa inyo lahat, hindi nyo pa rin siya kilala, hindi nyo pa rin siya pinanampalatayanan. In fact, pinatay nyo ang anak ng Diyos. You killed the Son of God. Pinagpapakita lamang na hindi nyo siya lubusang kilala. At di niya kayo kinikilala. Ngunit sa bagong tipan, napakaganda na nangyari. Namatay si Kristo Jesus para makilala natin siya. Para manahan ang banal na Espiritu niya sa atin. Para sa ating kasalanan, tayo ay mapatawad. Kaya makita natin in verse 11, hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Ang pagpapakilala ng Diyos ay personal. Makikilala natin siya mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Ang problema nung araw, kung hindi ka marunong magbasa at magsulat, hindi mo alam ang Diyos. Ang nakakilala lang ay yung mga may kaya, nakakapagbasa, natuturuan. Kung wala kang kakayanan na mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos, walang mangyayari sa'yo. Kaawa-awa ka, pero ngayon, hindi na basehan ng kayamanan o kahirapan. Ang pagpapakilala ng Diyos ay personal sapagkat nakaka-overwhelm itong katotohanan na ito. Yung sinabi na sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Ano nangyari, mga kapatid? When Jesus Christ stretches arms on the cross, nung siya'y dumipa sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, naganap na. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Ano nangyari? Ito yung nangyari. Pinatawad muna niya. Hindi mo pa narinig yung Ebanghelyo, namatay na si Kristo. Hindi niya muna hinintay na magpakabait ka, magpakabuti ka bago siya namatay. Tinupad niya muna yung tipan. Para yung benepisyo ng tipan ng biyaya ay lubusan mong maangkin at makuha, mapakinabangan mo. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa niya ang una. Ang pagpapawalang bisa ay hindi ibig sabihin walang kapangyarihan ng batas o anuman. Marami pa rin ang sumusuway sa batas na parurusahan ng Diyos.
Ngunit ang pagpapakita dito ng pagpapawalang bisa ay ginanap ni Kristo yung tipanan. The covenant of works was completed by Christ. Siya ang tumapos noon. At anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Mga kapatid, nung naisulat ang aklat na ito ng Hebreo, buo pa, intact pa yung Jerusalem. And after writing this in AD 70, bumagsak ang Jerusalem. Ang templo, wala na. Na-fulfill yung propesya. Sa panahon na naisulat ito, nandun na nagaganap na ang pagligtas ng Panginoon, naganap na. And they are living the last days. And up to now, we're living the last days dahil ang pagbagsak ng unang unang sistema ng pagtipan ay naganap na ni Kristo. Ano pong nangyari, mga kapatid? Nung si Kristo Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ginanap niya ang hindi maganap ng tao. At yung naganap niya yung hindi maganap ng tao, anong sinabi niya? Naganap na. Kaya ngayon, ang kaligtasan natin, ano? It is for free. But it is not cheap. Ito'y libre. Ngunit ito'y hindi mumurahin. Dahil binayaran ito ng dugo ni Kristo Jesus. Kaya ang sinabi po dito, ang anumang nawawala na ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Nung naisulat ito, paparapit na ng papalapit ang pagbagsak ng templo. At ngayon, natili itong nakabagsak. Kahit i-rebuild pa nila yung third temple, wala na rin silbi. Bakit? Tapos na. Naganap na ni Kristo. Magpapagod lang sila. Pero naganap na ni Kristo ang dapat ganapin sa tipanan. Sabi po ni Charles Spurgeon, the best way to make a man keep a law is to make him love the lawgiver. Ang pinakamabisang paraan daw para tupdin ng tao ang batas ay mahalin niya ang tagapagbigay ng batas. Sa paggawasak ng katawan ni Kristo na buo ang tipanan ng gawa. And that's love. Pinakita ni Kristo Jesus ang pag-ibig niya sa sangkatauhan when he gave up his life. Ano daw ang pag-ibig? Love is when you give up your life. Your friends. At yun ang ginawa ni Kristo Jesus. Nabuo niya ang tipanan dahil sa kanyang natapos na gawa. Sa muling pagkabuhay ni Kristo, nawasak ang tanikala na pumipigil sa paggawa. Ngayon naman na tayo ay niligtas na sa kanyang muling pagkabuhay, hindi ka na nakatanikala. Dati hindi mo kayang gumawa, ngayon kaya mo nang gumawa. Hindi para maligtas, ngunit dahil ikaw ay niligtas na dahil sa natapos na gawa ni Kristo. Kaya dapat mong tandaan, ang tipan ng biyaya ay pagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak. Totoo-totoo ang sinabi sa John 3:16. It is for the love of God. Pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. At yung bugtong na anak ang nagbuo ng tipanan ng biyaya. At dahil doon, ikaw at ako ay nangaligtas. Dahil lamang sa pag-ibig. Kaya kung tayo susunod sa batas ng Diyos, tutupdin natin ang lahat ng kanyang utos, ang dahilan natin, ang motibasyon natin, ay hindi na yung takot lamang. Dahil takot tayo. Takot tayo kainin ng lupa, takot tayo makidlatan, takot tayo mamatay. Hindi. Pero dahil mahal natin ang tagapagbigay ng batas, ang tagapagbigay ng utos. We love the lawgiver. Sa pagtatapos, sa tipan ng biyaya, malaya na ang makasalanan. Malaya ka na. Pinalaya upang maging banal na tutupad ng kalooban ng tagapagligtas. Hindi ka pinalaya para magkasala. In fact, kaya ka nagkakasala dahil alipin ka ng kasalanan. Ngayon, malaya ka na, huwag ka na magpaalipin sa kasalanan. Mamuhay ka bilang isang malaya at ang kalayaan mo ay para maging banal ka, natutupad ng kalooban ng tagapagligtas. Ang hamon ngayong hapong ito, napapagod ka ba sa paggawa ng mabuti para maligtas? O nagtitiwala ka ba sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang nagligtas sa iyo? Inuubos mo ba yung oras mo, ginugugol mo para magpakabait lang, para masabing mabait ka? O ginagawa mo ito dahil niligtas ka at nananampalataya ka
kay Kristo Jesus. Let us check our motives. Tingnan natin yung motibo ng ating mga puso. Let us bear it open to Christ. At hayaan natin na ito'y ma-reveal ng salita ng Diyos. Dahil ngayong hapong ito, kung ikay mananampalataya, ikaw ay tumanggap ng biyaya. Kaya ikaw dapat ay maging mapagbiyaya. Kung sinasabi mong ikaw ay tumanggap ng biyaya ng Diyos at pinalaya ka na sa kasalanan, ay dapat ikaw ang pinaka-gracious na tao. Ang mga Kristiyano daw dapat ang pinaka-grasyosong tao. Dahil tayo ay recipients ng covenant of grace. Ganun ba tayo, mga kapatid? Tayo ba ay mapagbiyaya? Pangalawa, gawin mo ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapurihan, hindi para sa pansariling pagyayabang. Yung gumagawa ng covenant of works, na akala nila natutupad nila to, sila tong mga Pariseo de Escriba, mga tagapagturo, mga tagapanguna, na akala nila kapag sila'y nag-aayuno, nag-aabuloy ng malaking pera, ay sila'y kanalulugdan ng Diyos. Niyayabang nila ito. Kaya maingay ang pagbagsak nila ng kanilang mga pera, makalansing. Pastidyoso ang kanilang pananamit para makita sila'y banal. Maingay ang kanilang pananalangin. Ito'y panglabas lamang. Kung gagawin mo ito, gawin mo ito para sa kapurihan ng Panginoong Diyos. Pangatlo, magpasakop ka at patuloy kang sumunod sa tipanan ng biyaya. You have more reason to obey God because of His grace. Hindi ito dahil niligtas na ako ng Diyos, I'm covered by grace, eh di bahala si Kristo, siya na bahala sa akin, gawin ko yung gusto ko, hindi. Mas marami kang dahilan na sundin ang Panginoong Diyos ngayon dahil tinumpad na ni Kristo ang tipanan ng biyaya. Sa hindi mananampalataya, ikaw ay kinapupuutan ng Diyos dahil sa pagkakasala mo sa Kanya. Yun ang dahilan. Hindi sapat ang iyong mabubuting gawa para maging tama ang relasyon mo sa Diyos. Kailanman hindi magiging sapat ang gawa mo. Kaya magsisika at magtiwala sa natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo ni Kristo Jesus, magtiwala. Repent and believe in the finished work of Christ. Magsisika at manampalataya ngayon at hindi bukas. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyong biyaya. Salamat o Diyos na iyo pong sinugo ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, na tumupad sa nire-require ng tipan na hindi namin kayang tupdin, ngunit ito'y ginawa mo, Panginoon, ng iyong anak na si Kristo Jesus. Salamat o Diyos, dahil kami ay biniyayaan mo. At ngayon ay tinatamasa namin ang kagalakan at ang mga pagpapala bilang tumanggap ng iyong biyaya. Kaya dalangin namin, O Diyos, mas maging mapagbiyaya pa kami kaysa kahapon. Mas maging masipag kami sa paggawa ng mabuti. At patuloy ka naming sambahin. At patuloy ka naming pasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.